Okay, so good morning, good afternoon, good evening. Welcome to Walk with Lon. Okay, so ang lulutuin po natin ngayong araw na to ay pechay recipe a la Richard Gomez. Tama po kayo, narinig niyo po yun. A la goma. So may nakita po kasi ako sa YouTube eh, na kakaiba, kasarap po eh. So, ito try po natin, no? So, pechay po. So, ang una po natin gagawin ay ito po, ano? Hatiin lang po natin yan, no? So, alisin lang po natin to. Okay? So, later on, hugasan din po natin yan, no? So, sasample lang ko lang po kayo. Okay? So, later on, hugasan din natin yan. Okay? Now, tingnan nyo po. Ka-crispy po yan. Kasarap po, no? Okay. Lalagay po natin yan sa bowl. Okay, next. Ayan, tatabi po natin yan. O, kung may tanim po kayong sarili na pechay, yun pong gamitin nyo. Oh, so, thank you po sa mga subscribers natin na ano na po ha. 415 as of kanina po, no? 10 minutes ago. So, sana po umabot siya ng 500. 500 po this today, no? Okay, maraming maraming salamat po sa ating mga subscribers. Okay, halos ano na po tayo, no? Yung 500 na po yun ay nagre-represent sa buong mundo, no? Meron na po tayong US. Maraming salamat po. Sa Middle East, maraming maraming salamat po, no? Dito po sa ating bansa, no? Sana po yung mga Ilocano ay mag-subscribe na, no? Okay. So, maraming maraming salamat po. Okay, kung may mga katanungan, may request po kayong recipe, gagawin po natin yan, mga kababayan. Okay, ito po ay tulong natin sa ating mga kababayan para marunong magluto, no? Kasi kung hindi po tayo makakasurvive, kung hindi po tayo marunong magluto. Okay, so maraming maraming salamat din po kay Mayor Richard sa inspiration na to, no? Okay. Ayan. Titignan po natin kung pero ang ano po natin dito, may twist po tayo dito, no? Ang twist po natin dito ay lalagyan po natin ng sili. So medyo mahilig po tayo sa anghang. Okay, so lalagyan po natin 'yan ng sili. Okay, later on. So pag naghihiwa po kayo, ingat-ingat lang po kayo, ha. Okay. Kasi po, baka po kayo masugat. Tingnan niyo po, no? Kahit hindi po natin ito tanim, ay napaka-crispy po. Napakasarap ng tunog pa lang, no? Pwede po natin isalad yan. Okay, so, lalagyan natin. Lalagay ko na po yan lahat, no? Kasi gusto ko po ay hindi po natin maano yung pagka-fresh niya. Okay, kasi pag niref na po natin yan, medyo nawawala po yung pagka-crispy at saka yung pagka-freshness. So, yun po yung gusto nating mangyari. Okay. So, ang kasama po pala nito ay shrimp. May shrimp po to. So, naglaga na po ako, no? Naglaga na po ako ng ulo ng shell. Ay, hindi pa po pala. Hindi pa po pala ako naglalaga. Kasi, lilinisan ko po pala yung shrimp. Okay, so gagawin po natin yan, ha. I-demo ko po sa inyo yan. Okay, kasarap po nito. Ay, nung bata po ako eh, naalala ko po ay nagpapatanim ang mami ko ng ganito eh. So naranasan ko pong magtanim, mag-harvest ng pechay, binibenta. Okay, gigising lang maaga-maaga para ano, no? So, wala na po pala yung mami ko, no? 3 years ago, nawala po siya, no? So, parang sa bagay, wala din po yung aking inspirasyon sa buhay. Pero okay lang po yun. Tuloy-tuloy lang po ang buhay. Kaya kahirap po maghanap ng katulad niya talaga. Okay, salamat po. Maraming maraming salamat. Yan. Pagkatapos po niyan, okay, papakita ko po ang inyo, ang next na gagawin po natin. Maraming salamat po. Babalik po ako. Okay, so ang susunod po natin na ingredients ay one of the ingredients ay yung tomato or your kamatis. So, ang gagawin lang po natin ay hatiin lang po natin yan. Okay.
So, ang paghiwa po niya ay pahalang. Okay. Tapos i-separate natin para may konting anggulo ba. Ayan. Pag naghiwa po kayo nito ay medyo dahan-dahan kasi nung bata po ako ay medyo nasugat na ako dyan. Okay. Tapos natutunan po natin kay Mayor Richard ay pag nagluto daw ng kamatis, naglagay ng kamatis, dapat daw lutuin natin para yung flavor niya ay hindi maalis, no? Or nandun pa rin, ha? Yan. Okay. So, sa mga hindi pa, yung bago pa po lang sa channel na to, mag-view po kayo. Subscribe na po kayo sa Walk with Lan. Hit the notification bell so that every time I have a new video, ano po kayo, updated po kayo lagi. Okay. So, lalagay po natin yan dito sa kabila. Bilis lang po yan, ha? Okay, so yan. Oh, yung iba po ay ano ha, hindi po sinasama yung buto, pero this time around isama naman po natin yung buto. Okay? Yung iba po ang ginagawa diyan ay pinangtatanim. Okay, pangkuro-kuro lang po 'yun ha. Kung gusto niyo po eh gawin niyo po 'yun. Yan. Ganyan lang po ah, simple lang. Kahit lalaki, babae, pwede po tayo magluto. Bata, matanda, kayang-kaya po natin yan. Okay, so malapit na po tayo. Yan. So, ang next na gagawin po natin ay yung bawang. Yan. Ang ano po, ang isang ano po, isang malaking bawang po. Tapos atitiin natin para yung club, yung clubs niya. Eh, hindi ko ma-pronounce. Pasensya na po kayo. Okay, so okay, may nagtanong po palang subscriber, kailan po pala daw ako magpapakita? Okay, so at magpapakilala. So magpapakita po ako, tsaka magpapakilala pag naka 1,000 subscribers na po tayo. From time to time po, meron po tayong mga prizes dito, raffle and prizes. Gagawin ko lang po ganyan. Yan, ganyan lang po yan. Tapos aalisin po natin yung balat. Okay. May kanya-kanyang technique ha. Yung iba po, nagluluto ng bawang, ginagawang brown. Okay, yung sa akin po ay medyo, ano na rin, mala brown. Okay. Imagine ninyo po, no? Kung lahat po tayo marunong sa kusina, marunong magluto, ay napaka ganda po ng buhay. Kunwari, mag-asawa, minsan lalaki magluluto, tapos susunod, babae naman, no? Okay, sa pamilya, ganyan, si bunso, magluluto sa una, oh, di ba? Ganun-ganun lang po yan. Kasarap po niya. Diba? Ayan. Okay, positive lang po tayo mga kababayan ko, ha? Okay, next. Yan. Okay, pagkatapos po yan, alisin po natin yung balat. Okay, ito po yung balat. Pero po minsan sinasama po yung balat ha, yung mga ibang nagluluto. May aroma daw po yan kasi, no? Okay. Pero depende naman po sa niluluto, no? Last time po nilagay ko yung balat dun sa nag-crispy pata ko. Kasarap po no, crispy pata. So kung ano po kayo, no? Manood po kayo paano gawin yung crispy pata. Meron po akong video dyan, no? One of my videos na naano natin. Okay? Okay, ay matanggal. Alright, yan. Tapos pag hindi matanggal yun, no? Pwede namang ano. Okay. Medyo madetalye po itong ano, ha? Ginagawa ko. Alam ko naman pong alam nyo na to. Pero gusto ko lang pong ipakita sa inyo paano po ako gumawa nito. Okay, mahirap pa. Sige, later anin natin yung mga kutsilyo. Ayan. Eh, okay, sa pagluluto po ay pasensya lang, no? Lalo na kung pagluluto nyo yung mahal nyo sa buhay, no? Okay, dapat may kasamang pagmamahal. Ayan. Yung iba po may ginagamitan na yan ng mga tools, ano? Kitchen tools. Ayan. Pero,
Ang ano nga po natin is simple recipes that you can follow. So kung ano po kayo, mag-comment lang po kayo ha. Mag-comment lang po kayo. Okay? O saka na rin po tayo magla-live. Okay. Yan. Tapos po pala, bago kayo magluto, ay maghugas din po kayo ng kamay ha. Alright, wash your hands. Okay, so pagkatapos po yan ay lalagay ko na dito sa bila. Yan. So, ginagawa nila. Yan. Medyo marami po yung garlic pero okay lang po. Ah, yung iba ginagano, no? Nahating ganyan. Alright, pero ako ano lang gagawin. Since na ano lang muna natin. Yan. Okay. Later on, dadoble yung pagpo natin yan. Okay. Tapos ang susunod po natin dito ay yung onion. Yan. Okay. Yan. May mga techniques po pala yan ha. Kaya iba-iba. Pero since ano lang naman po tayo, simple lang. Okay. Sa susunod, no? Magluluto po tayo ng roasted chicken. Ay, next po pala ay ano, fried chicken a la Chinese style. Chinese style naman. Okay. Okay. Kung nagustuhan niyo po itong video na to, ha? Later on po pala, ipupost ko yung ingredients at saka yung procedure. Okay. Yung hindi naalis na balat eh. Okay. Yeah. Ano na po eh. Mag-11 na. So, sinushoot lang po natin ito. Yeah. Katapos po niyan ay dodoblehin po natin. Ayan. Yan, mag-iingat po kayo kung ano pa rin ito. Yan. Okay, okay na po ito. Isa pa. Okay na po yan. So, lalagay ko na po yan sa isang bowl. Ayan, so next po natin ay yung shrimp. Okay. Medyo ano po, maganda yung shrimp. Ay, shrimp. Hindi po pala yung onion. Sorry. Okay. Okay. May nagtanong po isang subscriber. Paano daw po ako natutong magluto? Okay. Hindi naman po ako ano ha. Disclaimer lang. Hindi naman ganun po galing. Pero marunong po ako magluto. Kasi nung bata po ako, nagluluto ako. At saka nung nag-abroad po ako, no? Nagluluto po talaga ako. Okay, yan lang po. Gagawin lang po natin dito ay ano lang, yun lang ha. Okay, kanya pa ang cut. Yan, ganun lang po ha. Tapos ilalagay na natin yan sa isang platito. Okay, so next na ano natin ay chili, no? Ang gagawin ko dyan ay ano po ta kay Mayor Goma to, pero ang dadagdag po natin ay yung anghang niya ng konti, no? So ganyan lang po yan ang pagsasamahin natin. Okay, so medyo dahan-dahan po kayo dito ha. Sarap po nito. So ang future project po natin, gagawa po tayo ng chili sauce, no? Okay, so papakita ko po yan sa inyo. Okay. Yan po ang ating ano, chili. Okay, so next natin ay yung hipon. Gagawin lang po natin yung hipon kasi papakuluan po natin yung ulo, no? Gagawin natin siyang broth, no? Ganyan lang. Alright, tapos babalatan lang natin yung hipon.
Ano lang po. Pati na rin yung balat na kung yun natin yung balat. Alisin po natin yung bituka. Kung nakikita niyo po yung bituka, no? Ayan po yung bituka. Okay? Ihiwalay po pala natin yung bituka. So, ayaw po natin ihali yun dun. Yeah, madali lang naman po yan. Ayan po yung bituka. So, ayaw po natin kainin yung bituka. Okay, hiwalay po natin ganyan. Next pa. Kunain natin. Tagali natin ganyan. Ayan. Hiwalay natin. Isusuti po natin itong later. Oh, kasarap. Okay, so ganun din po. Medyo malalaki po yung hipon. Huwain nyo po sa gitna. Matalas po dapat yung ano nyo, ha. Pero dapat daan-daan po para hindi po kayo masugat. Okay, kita nyo po. Yung itim mo, yun. Okay. Ayan. O, tuloy-tuloy. Okay. Ayan. Kapag hindi po nakuha, kita nyo po, yung tuloy itim. Nakikita nyo po yan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Oh, so, kailangan po matanggal yan, ha. Ayan, o. Oh. Okay, so, kung may natutunan po kayo dito sa video na to, no, mag-comment lang po kayo. No? Like nyo po, no. Share nyo na rin po, mga kababayan ko, ha. Share nyo na rin. Okay. Eh, pag sinare nyo to, okay, yan, tingnan nyo po, ano, medyo malaki, sarap po nyo, no? Okay. Tingnan natin, ayun, no? Kita nyo po, no? Ay, nako, pag kinain nyo po yan. Okay, pag kinain nyo yan, good luck. Yan. Okay, ano lang po, ah, 8 piraso lang yung inano ko. Okay. Oh, tingnan po. Kasama pala natin dito. Hindi lang head yung sasama ko, no, para yeah. Oh, dahan-dahan lang po, ha. So, baka masugat kayo. Ayan, oh, kita niyo po. Ayan, oh. Dapat po tinatanggal yung itim na yan. Ayan, oh. Ayan. Okay, malapit na po tayo. Kumain. Madali lang naman po ito. Tapos pagkatapos po niya, papakuluan po natin. No? Sabay-sabay lang po ang gagawin ko dyan. So, habang pinapakuluan, magsusutay na po ako ng mga bagay-bagay. No? So, plus, ano, sasama na rin po natin yung ano dito, ha, yung nang tawag dito, yung olive oil, sasama, kasama po yan, no? So minsan, oops, mga ganitong lutuin, mga olive oil ang kailangan dito, no? Yan, okay, ayun, no? So minsan po ginagamitan ng toothpick yan, no? Okay, tandaan nyo po yan, ha, isang tip yan from Walk with Lan. Okay, yun lang po. Shrimp broth ang nangyayari dun sa ulo at saka balat. Okay. Siyempre, lagyan ng konting asin, no? Mga gustong mag-collaborate po, ay mag-comment lang po kayo dyan, magko-collaborate tayo. Malapit na po ako magpakita, no? Pag 1,000 subscribers na po. Okay, shoutout po sa mga aking mga subscribers, ha. Grabe, nagugulat nga rin po ako, eh. Grabe, oh, more than a month, oh, 1 month and 1 week. Ay, oh, sorry, yeah, 1 month and 1 week, no?
Ayan yung more than 400 plus na. Na-expect natin 500 yan this afternoon. Hopefully. We pray for that. We hope and pray. Okay? Sa nga po pala, no? Hindi lang po to channel ko, no? Channel po natin lahat to, no? Okay? Ayan. Channel po natin to lahat. So, kung may mga suggestions po kayo, suggestions kayo, ano niyo lang po ako. Soon din po, gagawan ko din po to ng page. May page din po pala ako, isang page, no? Hindi naman related to scooping, pero related po to sa aking isang profession, no? Financial advisor. Yung personal finance advice for professionals. So, mag-like din po kayo doon. Hanapin niyo po sa FB. Or ilalagay ko po dyan sa description. Lalagyan ko po ng link. Okay, minsan magkwentuhan po tayo mga kaibigan, mga katropa, mga kaburks. Okay, yung iba po mga subscribers ay bata eh, gusto po nila matuto talaga magluto. Okay, don't worry, no? Tuturuan ko po kayo magluto. Pinaka-simple, pinaka-hard, depende po yan kung ano pong gusto nyo matutunan. Okay, last na po ito, ano? Okay. Okay, naalis na po yung bituka. Okay, hiwalay po natin. 8 piraso lang naman po ito. Ayan. Okay, magbabalik po tayo. So, ang next procedure natin ay we will heat some olive oil. Okay. Konti lang yan. Ayan, susutay lang natin. Medyo kalat natin yung olive oil. Next na lalagay natin ay yung garlic. Okay, so ako medyo marami akong garlic minsan kung available naman. Alright. Medyo haluin natin to. So medyo i-brown natin ng konti, no? Yung garlic. Para yung aroma nyo, kung naamoy nyo lang po ito, kasarap po ng amoy. Konting minuto lang yan. Okay, balikan natin. Next natin ilalagay ay ang onion. Pero saute lang natin ng kunti. Mix natin. Na ilalagay natin ay ang ating onion, sibuyas. Mix lang natin. Okay, ang susunod ko ay yung sili. Ito, gusto ko kasi mamix na yung anghang niya. Okay, so mix ko ulit. Next ay ang tomato or kamatis. Talagyan na natin lahat. So, kailangan lutusa, no?
Okay, so according to Mayor Richard, no, we need to cook the tomatoes in order for us to get the flavor, the full flavor of the tomatoes. Ay, ang sarap ng amoy, no? Okay, so at this point, lalagay na natin yung pechay natin, no? Pero bago yan, satay lang natin ng konti yung ating kamatis, yung mga sangkap. Kunti lang para just to ensure na ano, naluto na siya. Yan, okay? After nun ay ilalagay na natin ang ating pechay. Okay, kung makikita, ayan. Pagsama-samahin na natin. Ayan. Sarap po ito, masustansya. Ayan. Kung gusto ang puto ng mga anak nyo. Okay, so medyo may ano doon. Ayan. Tapos po, ang gagawin natin ay haluin natin para masama yung mahalo na siya. Okay, nangangamoy na po yung ano, pinakuluan kong ulo ng hipon at saka balat. Ayan. Pagkatapos po niyan ay papantay lang natin ng konti. Okay, so next natin ay yung shrimp na. Ha? Okay, shrimp. Ay, may napasama. No? Alright, so lagay na natin yung shrimp. Okay, shrimp. Okay. O, kung napansin nyo po, no, sinama ko po yung pechay. Iba, kamali. Pero okay lang po yun, no? Part of the learnings, no? Okay. Ayan. Okay, so pagkatapos po ay lalagyan natin ng palpak. Okay, so ang next na gagawin natin ay okay, pinatakan na natin ng paminta. Okay, matapos nun ay ilalagay na natin ang pechay. Ay, lagyan muna pala natin ng sabaw ng broth. Ito yung broth. Okay, so gusto ko po maraming sabaw. Okay, lagyan na natin lahat yan para malasa. Okay, pagkatapos po ay yung pechay na. Lagyan natin yung pechay. Madali lang naman po maluto yan. Madali lang po maluto yung pechay. So, dagdagan ko siya ng tapos lagyan ng asin, konting asin para lang pangkalasa ng konti kung ano. Alright, so tatakpan ko lang po yan. Okay, so in 3 minutes kakain na po tayo. Okay, so yan, kasarap. Yan, pinatay ko na po siya. Pinatay ko na yung kalan. Okay, or residual heat na lang. Titikman po natin, no? Sarap po niya, tela po ah. Init. Grabe. Kasarap po. Sarap. Kakain na po tayo.